So hi guys, mag-share na naman ako guys sa mga experience ko guys. Kasi baka hindi alam ng iba na kung saan din ako dati nang galing. Kasi akala kasi nila, yung ako na nakikita nila ngayon is wala akong napagdaanan na mahirap at na mga na-experience na talagang sobrang hirap. Kasi minsan may magsasabi kasi na, ay buti, ikaw nandyan ka. Buti daw, may trabaho at nasa ibang bansa. Ganun ba guys? Pero guys, din yung alam, na bago ako nag-umpisa guys, bago ako napunta dito, ni piso at singkong duling walang wala talaga ako nung time na yun na nag-apply ako. Pero kung interesado naman kayo sa gusto nyong mangyari at gagawin, talaga magagawa nyo siya ng paraan kung gustuhin nyo lang talaga. Kasi kahit sobrang hirap, kahit kapos kayo, pag talagang gusto nyo yung mga bagay na gusto nyo gawin at makatulong sa pamilya nyo at sa sarili mo, at lalo na sa paghihirap, talaga magagawan mo siya ng paraan guys. Kasi ako dati, hiningal ako kasi malamig. Malamig guys. Kasi ako dati guys, bago ako napunta dito at kung saan man ako napapadpad at kung ano man yung sitwasyon ko guys, nagsimula din talaga ako sa sobrang hirap guys at mas mabigat at mahirap na sitwasyon, lalo na sa financial. Kasi bago ako nag-abroad, walang wala talaga akong pera guys. Nagsimula ako mag-abroad sa Kuwait, Middle East. Wala naman dun gaanong gastusin, pero mayroon pa rin siya financial na kailangan. Kasi kailangan mo ng mga NBI, barangay, kailangan mo ng financial nun para doon sa mga pag-process ng mga documents, mga birth certificate, NSO, passport. So, paano ko yun nagawa? Walang-wala talaga ako. Kahit ni isang documents no na kailangan sa pag-abroad. Ang meron lang sa akin, guys, is birth certificate. Tapos, kinuha ko pa yun sa NSO, tapos yung babayaran. So, walang-wala akong trabaho nun dati. May anak pa ako. So, paano ko yun nagawa ng paraan? Kaya wala talagang mahirap. Pag gusto nyong gawin, talagang magagawa ng paraan, guys. Huwag lang kayo tamarin. So, ganito ang nangyari. Habang nag-a-apply, hindi pa ako nag-apply guys, nagtitinda-tinda na ako dati ng mga ulam, kahit ano, basta talaga madiskarte na talaga ako simula pa nung bata ako kasi may tindahan din yung mama ko dati. Pag wala siya, ako din ang nagbabantay, minsan yung kapatid ko, at saka yung pagtutulong-tulong sa tindahan, at saka yung pagre-repack-repack, nakatulong din talaga siya guys para magiging madiskarte, kaya siguro nang dahil sa sipag at tiyaga, nagagawan ko ng paraan yung mga pang-financial ko na kailangan. So, walang-wala akong pera nun, guys. May mga financial ako, pero kailangan ko hingiin sa mga magulang ko. Pero mga maliliit lang, mga ano lang siya, mga kunting ano lang financial ang makaya nila kasi syempre, taghirap sa Pinas. Madami din naman kami magkakapatid na kailangan suportahan ng mga magulang ko kasi may mga kapatid ako nag-aaral. Tapos ako naman, may anak ako, 1-year-old pa yung time na yun. So, ang ginagawa ko, ayaw ko kasi pabigat. At saka, syempre, nahihiya din ako manghingi. Kaya gumagawa ko ng sarili kong diskarte. Sobrang hirap nun, guys. Yung papa ko nun, dati, nagtitinda siya ng isda. Kahit sobrang pagod ko galing sa paglalaba, may anak pa ako, ha, isipin nyo. Ano mga ginagawa ko. Kahit hindi ko matapos yung labahan, kailangan ko lang tulungan yung papa ko para meron akong panggata sa anak ko. Kahit na konting halaga lang. Although hindi naman ako inutusan ng papa, pero gusto ko talagang tumulong kasi ayoko ng pabigat. Kasi syempre, mahirap na nga ang buhay, tapos pabigat pa ako. Kahit na natumutulong naman sila, pero nagkukusa talaga ako. Kasi gusto ko talagang gumawa ng paraan para makatulong. So yun ang ginawa ko guys. Tapos pagkatapos nun guys, magtitinda pa ako ng mga chicken joy naman yung prito, tsaka mga kung ano-ano talaga guys ang ginagawa ko. Hanggang gabi may anak pa ako na 1-year-old, tapos may hindi ko naman siya ginagatas talaga kasi hindi siya hiyang sa gatas. Chocolate na ano, energy ngayon guys na chocolate kasi hindi siya hiyang sa mga puti na katulad ng Nestogen. Kaya Nestogen ang pinakamura, ayaw niya dun. Ay nagdididi naman siya, pero yung pupo niya puti din. Tsaka kahit anong gatas, basta puti. Puti din yung pupo niya. So, ayaw niya, parang
natatakot ako bakit ganun ang pupo niya. Pag puti yung gatas, puti din. Yung pag Milo, okay siya, normal. Pag, tapos lalo na yung wala kong pambili Energen, guys. 1 year old pa yung anak ko. Pero thanks God naman at nahiyang siya doon. Mm, kawawa talaga. Pero wala sa akin yun. Pinapakain ko lang siya ng kanin. Ganun, buti naman. Hindi maarte. At parang umaano din siya sa kahirapan ba, guys? Na parang nakakaintindi yung sitwasyon ng anak ko dati. So, solo din ako nagpo-provide ng para sa anak ko. Tsaka tinutulungan din naman ako ng mama ko at papa. Pero yun nga lang, guys, mahirap nga ang sitwasyon at ang buhay. Hindi nila ma-afford yung nga mahal na gatas, mga ano. Nakikita ko yung ibang mga bata. Masasarap yung mga kinakain. To sa anak ko, simple lang, biscuit-biscuit lang. Pero okay lang yun, walang problema. At least, napapakain naman siya ng kanin at ulam. So nakita ko yung sitwasyon, guys, na parang hirap talaga. Tapos naisipan kong, yun na, mag-abroad. At, thanks God naman ako, guys, sa pag-abroad ko. Tuloy-tuloy siya, wala akong naging sagabal sa mga medical, ganun. At saka, nakikita din ng mga magulang ko na prosigido ako at disidido. So, pumayag silang iiwan ko yung bata kahit napakaliit pa. Pero, guys, hindi ako sanay sa malayo. At matagalan na trabaho ko. Ako kasi, hiningal ako. Yung sawain ako sa trabaho, pag ayaw ko talaga. Talaga gagawa ko ng paraan na ihihindihan ko siya. So, inisip ko pag nag-abroad, syempre na, alam mo na yung mga mangyayari na hindi maganda. Tsaka may mga nangyayaring buhay ang kapalit pag nakapag-amo ka ng di mabait. Or, basta, ganun, guys, ang ano, alam natin pag sa kadalasan Middle East. Kahit saan naman, pero mostly talaga Middle East pag ano yung amo, di ba? So, pero wala akong takot-takot, guys. Kasi talagang gusto kong tumulong at talagang gusto kong mag-abroad kahit walang-wala ako, guys. Wala talaga ako nun. Ang ginawa ko, guys, pinabaunan ako ng pera ng kapatid ko, 500. So, yung 500 na yun, ang meron ako, barangay clearance lang at saka NBI. Birth certificate at saka sidula. Yun lang ang meron ako, guys, sa 500 na yun for ilang months ako mag-stay doon sa Bacolod. Ano bang mabibili doon? Tapos meron pa akong anak na kailangan kong suportahan. So, walang-wala talaga. Pero ako lakas loob akong umalis. Tulo-luha ako pag alis ko noong time na yun. So, tiniis ko talaga, guys. Kasi gusto ko kahit sobrang sakit at hirap na alam ko na yung anong magiging sitwasyon doon. Swerte man o hindi. Talagang pinag-pray ko na lang at lakas loob lang talaga ako. So, nagpatuloy ako mag-apply, guys, sa Bacolod pa yun. Ilang months pa ako doon? 3 or 2 months ba? Hindi ko na matandaan. Basta mga ilang buwan din yun. Buti na lang, guys. Kasi ako, pagdating sa ibang bahay, hindi kasi ako nagpapautos. Nakatalang kumikilos ako kasi parang yung ayaw mo naman mautusan. Although pagkain doon, libre naman. Pero syempre, wala ka naman ginagawa. Ayaw ko din yung magpaupo-upo lang. Tumutulong-tulong ako sa mga gawain doon. Kasi may matanda. Mawain din kasi ako sa matanda. Tinutulungan ko yung kapatid ni sir. Na mag-ano doon kasi may konting diferensya siya. So, yun lang ginagawa ko. Hindi naman ako inutusan. Siguro, nakikita nila sa nila ni sir o yung kapatid ni ma'am na. Ganun yung mga ginagawa ko. Parang nakita nila, parang mabait ako tsaka masipag. Pero yun na talaga yung pinapakita ko. Eh, ginagawa ko. Kahit hindi, wala bang mapupuna sa akin or meron. So, nakita nila sa akin na mabait ako, mapagkatiwalaan, ganun, masipag. So, dumating yung time na yun na umalis yung mga yaya ng bata ni ma'am. Tsaka ako naman, doon ako sa may kwarto ng yung staff ni ma'am natutulog kasi nagustuhan niya ako, naglalaba ako ng damit niya. Para lang talaga makahanap ako ng diskarte, guys, na may konti naman akong pera. Kasi kailangan pa talaga ng pambili ng ludo. Kaya paano ko masuportahan yung anak ko, wala lang. Iniisip ko lang. Tapos, yun na, umalis yung ano ng yaya ng mga bata. Nakita ni ate na yung nilalaban ko ng damit na ako daw ipabantay kasi nakikita niya daw sa akin masipag ako, mabait, ganyan. Kung ano-ano pang sinasabi, basta yun yung nakikita niya sa akin, ayun ang kinikwento niya doon sa, yung kay ma'am, sa manager. Tapos yun, ako ang pinabantay sa dalawang bata. Tapos yung dalawang bata naman, siyempre mga bata pa maliit. Yung yaya nang nagbantay noon, hindi nila kasundo. Pero nagulat na lang si ma'am sa akin na napaamo ko yung mga bata. So, yung gumagandi ng loob. Tapos yung bata hindi nagpapasuklay sa akin, nagpapasuklay, nadadala ko sa simbahan, ganyan. Parang maganda din yung nakita nila.
sa pag-ano ko sa mga bata. So, yung ginawa, syempre, natuwa din ako kasi sideline na yun, may sweldo ako, kinausap ako ni ma'am. Tapos, libre pa ako ng pagkain. Minsan, binibigyan ako ng allowance ko. Yung, ano, kung magbili doon, ganyan, pinapabili, ganyan. Hindi sila madamot, mabait sila. Tapos, thanks God ako kasi may tao din nilaan si God sa akin ha, para magtuloy, magtulong. So, yun na guys, natuwa ako. Tapos, pagkagabi nun guys, pinapamassage ako nila ni ma'am at saka ni sir. Siyempre, natuwa naman ako. Ay, kita na din yun, sideline ko. Tapos, binibigyan nila ako ng pera. Binabayaran ba guys, para maghilot. Yan. So, hindi, wala talaga akong pagod-pagod guys. Wala talaga akong hiya-hiya. Yung makasama ko yun doon, nasa gala. Nagbibidyo okay, kakausap mong pamilya. Ilibabad, higa-higa, tulog-tulog pero ako guys, iniis ko talaga yun, hindi talaga ako napapagod. Ganyan ako guys, napaka-ano ko sa ano, basta gusto ko yung bagay, wala sa akin yung pagod-pagod na yan. Kahit kulang ako ng tulog, kahit nang mahirapan man ako guys, talagang walang, hindi ko nainisip yung gusto ko talaga yung kaya ko, ganun lang talaga ako lagi guys, saka positive ako lagi at pray lang talaga. So yun, nalagpasan ko yung time na yun guys na pag-apply ko. No, diba, di nyo akalain na ma-survive ko yun yung mga financial na kailangan. Kasi syempre pagbalik-balik sa passport, mag-process, may medical pa yun, kailangan mo na pamasahe, allowance. Pero wala talaga akong nagastos guys, sinagot lahat ni ma'am. Ayun, pinagpasalamatan ko sa kanila na napakabait nila sa akin at saka supportado nila ako sa mga requirements na ginagawa ko guys. Binibigyan nila ako ng allowance para pag-asikaso. No, support sila sa akin kaya hindi ako nahirapan bukod ng binibigyan pa nila ako ng sahod para dun sa pagbantay ng dalawang bata. So nakakapagpadala pa ako sa mama ko ng pera nung time na yon para sa anak ko. Tapos yung pang-load ko, nakakapangbili pa ako ng load kasi ang hirap dati, mahal din ang load. Ilang araw lang mauubos na tapos magsusupport ka pa sa anak mo. Iniisip ko yun, kaya sabi ko paano na yun pag sa Maynila na ako, wala na akong pera. Tapos May mga time din na sobrang hirap talaga ako guys, pero ginagawan din ng paraan ng mama ko na masuportahan ako sa mga financial kasi hindi mo na kailangan doon magtrabaho. Mahirap na. Kasi nasa training ka na, bawal na yung maglabas-labas, ganun. So yun guys, pag talagang gusto mo yung mga bagay na gusto mong gawin at may marating ka sa buhay mo guys, kailangan mo talaga dumaan sa hirap, pagsikapan mo talaga at tiis. At saka kailangan ng lakas ng loob. Kasi